yan. Okay. Ang mga tao ngayon ay nawawalan ng bahala sa mga basurang yan. Hindi man lang nila ito pinapansin o pinupulot upang itapon sa tamang tambakan ng mga basura. Ititapon lamang nila ito kung saan-saan dahil tinatamad sila upang pulutin ang mga ito. Hindi ito magandang halimbawa sa mga susunod na mga generasyon dahil patuloy-patuloy lang itong gagawin at gagawin kung hindi tayo magbabago. Ganito ang San Beda sa umaga at hapon. Mga oras tuwing Sabado at Linggo. Malinis at napakamaaliwalas tingnan. Wala halos kalat na makikita at parang isang bukid na napakalinis. Mga oras kung saan wala ka halos makikitang estudyante sa loob ng campus. Ngunit ito ang paaralan sa regular na panahon ng klase. Ang sitwasyon? Di ba't kitang-kita naman? Magulo, mainit, at siksikan. Dahil na nga rin sa dami ng tao, ito ang kalimitang naiiwan. Makakalat kung saan-saan, pinagkainang iniwan na lamang ng basta-basta. Ito ang ERB. Sa tingin ko, halos lahat ng mga estudyante dito sa San Beda dito tumatambay during sa kanilang break, sa kanilang araw-araw na gawain, at gumagawa sila ng project. Tingnan natin dito ang mga kalat at ating kapaligiran. Ano kaya ang mapupunan natin? Kaya ngayon, tayo ay mag-interview ng isang tindera o sa ating sabihin na para gabayan tayo kung ano talaga ang nangyayari dito sa ERB. Puntahan natin siya. Ate, magandang hapon po. Ate, ano po bang may sasabi niyo po dito sa ating pangkatin? Lahat naman dito sa ERB nagsisikap na pagbigyan kayo ng malinis na pagkain at saka malinis na kainan, dining. Pangalawa sa inyong tahanan. Sa pananaw po ba ninyo, ate, yung mga tao po ba dito sa San Beda College, ano ba ang kayong marunong po sila magtapon ng basura? Oo, marunong sila magtapon ng basura kahit nga yung maliliit na bagay. Kaso lang minsan, hinahangin, nilipad-lipad na. Kaya ang gagawin na lang, kung makakita ng basura, tapon na lang sa basura. Yan ang makapick up. Doon po sa pahayag po ninyong yun,
Ano naman po ang masasabi niyo tungkol po sa disiplina po dito sa ating mga bata po dito? Disiplinado naman dito ang mga bata. Saludo ako dyan. Kung ikaw po ay magiging pinuno po ng ating eskwelahan, ano po ang magiging magiging patakaran tungkol po sa pagtapon po ng basura at sa ating mga kalat dito po sa ating eskwelahan? Wala po ng puro magagaling na mga tao. So, kung kagaya sa akin na magsasalita ng gano'n, siguro mag-underdo din natin kasi example, tulad ni Tulong natin ngayon, magaling sila kasi nag-underboy na sila ng training. Kasi pumupunta yan sila sa ibang school, tungkol sa garbage. Diba, sinipalit natin yung mga bote sa mga nabubulog, diba? Mga ano na yun na, yung nabubulog na napupunta sa organic, na yung organic na yung fertilizer, diba? Tapos yung mga ano, pwedeng ibenta na diba? Tungkol po sa aming message sa inyo, sama-sama tayong maglinis kasi nandito po tayo sa isa sa pinakamagandang school ng Pilipinas. Mapalad kayo, nakapag-aral kayo dito. Kaya panatili natin malinis ang ating school, pangalawa sa ating bahay. Para makapag-aral kayo ng maayos. At hindi pa nga natapos ang aming pagsisiyasat sa mga problema ng mga mag-aaral sa pagtatapon ng basura at pagdidisiplina sa sarili. Naganap pa kami ng pwede naming makapanayam ukol sa misteryong bumabalot sa paaralan. Naganap kami ng mga pwede makapanayam, ngunit tila marami sa kanila ang nahihiyang sumugod. Magandang lumawak pa ang ating kaalaman dito sa Mabigo. Kailangan talaga na magkaroon ng angil sa anong batas. Kasi pag may aong ngipin, pag may ngipin ang batas. Nangyari nga namin ko sa photos, hindi ako na palalaki. Hindi ba problema yung ano, yung mga boys ba, gano'n. Mga parents sa school, hindi magproblema pag may ngipin yung batas. Eh kuya, tukol naman po dito sa collision po nangyayari sa aking bansa. Ano po bang may kukomento nyo dito po sa loob po ng ating eskwelahan kung saan marami pong kotse na dumadaan at kung saan marami pong mga estudyante ang nagkakalat at hindi man lang nagpapasintabi sa mga kunyari sa ating kalikasan, kunyari hindi sila, wala silang pake. Kumbaga, anong masasabi mo doon? Dapat ano eh, magkaroon ng sariling ano, sariling disiplina sa sarili para hindi naman lang lumala yung problema natin sa education, environment. Eh kuya, kung pag-uusapan naman natin po ang disiplina, ano naman po ang masasabi niya sa disiplina ng mga tao dito sa San Beda tungkol po sa kanilang mga kalat at sa kanilang mga sasakyan? Malang talaga yan kasi siyempre, lahat ng tao may kanya-kanyang ugali. Ugali, hindi naman lahat na pwede. Siyempre, kanya-kanya tayo, may sariling kilos prinsipyo. Kaya, tumama na yun, kailangan na talaga yung number one talaga, disiplina, tsaka pag-implement ng batas. Kasi pag may implement ang batas at may magkaroon ng ngipin, maganda nga. Maganda nga. Kalikasan, hindi pa sa tuwing marinig ng ating pandinig ang salitang ito, nalalarawan ka agad sa ating isipan ng isang malaparaisong kapaligiran. Mga iba't ibang nilalang nahitik sa kalandahan, samot-saring buhay na ninirahan sa malaparaisong kaharian. Ang lahat ay hahanga sa ganitong tanawin, hindi ba? Paano nga bang hindi ka mahahalina sa gayong alam mo na
taglay ng kalikasan ito ang lahat ng kanyang mga pangangailangan upang mabuhay sa mundo na kanyang ginagalawan. Dito ay sagana sa mga likas na yaman, mga kamangha-manghang tanawin na nagbibigay ginhawa at na nagpapangiti sa atin. Bagay na masasabing wala kang pantay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong lumikha dahil sa kanyang dakilang pagmamahal sa tao sa lahat ng kanyang nilalang dito sa sinasinungko. Natin ang kalat na basura. Ito ang hudyat ng ating pagkukulang sa disiplina. Kailangan tayo ay magtrabaho na upang mabago natin ang ating sistema. At ito, nakikita natin na may sulat dito sa malinis na dingding. Siguro namang natagalan silang magpintura nito. Kailan kaya magbabago ang ating sistema sa San Beda? Kung kaya patapos na ating school year, doon pa ba tayo babago?